Okay, yan guys. Update tayo na natin yung ating mga idadaing linyada. At kung bago ka dito sa aking channel, don't forget to like, share, and comment. Hit the bell button para updated ka sa mga lalabas kong video. Mag-views ka na rin para kumpleto ang tune-in mo dito sa Barangay Mag-iibon TV. Okay guys, yan. Dito tayo sa loop ngayon. At need na siguro natin maglinis o mag-general cleaning nitong ating mga stock bird. Medyo makapal na ang kanilang dumi. Yan, make sure guys, naka-face mask kayo para yung pigeon dust hindi nyo ganong ma-absorb. Yan. Unahin natin dito sa ano, sa hen section ng ating stock loop. Tara, umpisahan na natin. Baka umpisahan pa ng iba. Yan guys, natapos na natin yan sa ating stock lock for hen. Yan, malinis na sila. At kung hindi ako hapunin, baka nagpaligo tayo. Or di kaya bukas na. Yan, malinis na malinis na. Pwede na sila ulit. Magdumi! Yan guys, lipat naman tayo dito sa cock section ng stock lock. Yan. Palilitawin natin ulit yung kulay na simento nila. Yan. Yan guys, malinis na rin yung stock lock natin na sa cock section. Kaya kailangan dapat malinis lagi yung ating mga stock lock kasi nag-uulan para yung moist is hindi ma-absorb ng mga dumi ng ating mga alaga. Kasi yung moist yun yung bumubuhay sa mga bakterya o mikrobyo na nakakasama sa ating mga alaga. So panatilihin natin at ugaliin natin laging malinis kahit staklo. O sunod naman natin yung ating flyers lock. Yan guys, dito na tayo sa flyer section natin. Yan. Madali lang to kasi konti lang. Tsaka kailangan linisin lagi para hindi nababasa yung kanilang dumi. Yung basang dumi kasi doon nag-uumpisa yung mga mikrobyo at bakterya na pwedeng makasama sa ating mga alaga. Kaya kailangan palaging malinis ang kulungan. Lalo na ngayong nag-uulan dahil nababasa ang kanilang mga dumi. Ayan guys, malinis na rin yung ating flyer slope. So, ayan. Malinis na. Pwede na ulit silang magkalat. Ayan. Nilabas ko muna yung ibang flyer kasi naglilinis tayo para hindi sila istorbo. Yan. Ano sila? Ah, pasok na! Tapos nyan, magpapakain na tayo. Pakain na tayo, guys! Yan, at dahil tapos na tayong maglinis, tara na, ciao na! Kakain na! Yan, dahil tapos na tayong maglinis, malinis na sila, ciao time na! Pakain na! Hoy, pasok na! Iwan ko muna sila, timpla ko sila ng tubig nila. Yan guys, dahil healthy naman yung ating mga flyers or ating mga alaga, palalakasin pa natin lalo ang immune system nila. Lagyan natin ang probiotic ang kanilang mga tubig. Yan, ready na ang kanilang probiotic. So, ilalagay na natin to, baka ilagay pa ng iba. Yan. Ma'am, sarap yan, probiotic yan. Yun o, sarap. Sub-sub to the max. Yan.
Probiotic lang muna ang ating gamit sa kanilang tubig kasi hindi pa naman sila ano, kailangan lang lumakas ang kanilang resistensya, kaya bugbugin natin sila sa probiotic. Siya nga pala guys, ipakikilala ko sa inyo, ipakikita ko sa inyo yung ilalaro natin sa bagong club dito sa Tundo. Yan, yung itim na yan is kapatid niyan. Magkapatid sila, nestmate silang dalawa. Ayan. Tapos kapatid sila nitong ating perch clucker nung south sa Kalbayog. Yan, kapatid niyan. Tapos yan, yung dirty bluebird na yan, si Wala. Palaging nawawala kasi yan. Yan, dirty bluebird na yan. Yan yung nawala ng tatlong araw tsaka dalawang araw. Wala siyang tatlong araw, nakabalik. Pinakawala, nawala ng dalawang araw. Nakabalik ulit. Ngayon, okay na siya. Hindi na siya umaalis o nawawala. Tapos, ayan, kapatid niya yan, yung dirty bluebird na may puti sa mukha. At ang tatay nila ay etong second clucker natin ng Kalbayog nung nakaraan south. Bali, dalawang beses lumipad ng south yung ibon na yan. At Johnson Sea Lion siya. Kasi northy siya, pero na-divert ng south yung ano, yung north. Kaya lumipad siya south una, matnog 1, matnog 2. Tapos in-entry ko siya all bird sa South Derby Race talaga. Yan. Ngayon magkapare sila nito. Itong first clucker. Yan. Yan guys, dito naman tayo sa mga possible ilaro sa Nueva Ecija o yung mga linyadang ating idadayo sa Nueva Ecija. Pang malakasan to, sabi ko. Pang walayuan tuloy. Yan. Anak sila nung ating first clucker at nung second clucker natin nung Kalbayog nung nakaraang south season. Yan, medyo malaki-laki na sila. At malapit na silang dalin doon sa ano, kung saan sila ililipat. Mga kasama nila is nasa baba pa. Mamaya pasyalan din natin. Yan guys, yung dalawa na yan is kasama doon sa mga idadayo natin sa Nueva Ecija. Bali, kapatid sila nung nag 7 overall natin, north diverted to south, at saka yung second clucker natin ng Kalbayog na dalawang beses lumipad sa south at one season. Yan, yung dalawa na yan. Mga Johnson Seabird yung dalawa na to, itong magka-pares. Yan, na-acquired natin yung isang pares na yan kay Sir Johnson C. Okay. Yan. Yan, kasama din yung isang inakay na yan sa ating idadayong linyada sa Nueva Ecija. Bali, ang line niya is black breed ni Daybird. Apo niya yung babae, anak niya yung lalaki. Yan, subukan natin. Yan guys, ulitin ko, itong pair na to. Ito yung black banding brook natin na tinatawag kong aswang. At ito yung kapares niya na first masbate challenge na kinasahan natin. Of color siya. Pero clucker siya ng masbate. Yan guys, ulitin ko, itong pair na to. Ito yung black banding brook natin na tinatawag kong aswang. At ito yung kapares niya na first masbate challenge na kinasahan natin.
of color siya. Pero clacker siya ng masbate. So, ayan yung mga linyadang ating takas loob na iladayo ng liparan. Sana ay magtagumpay ang eksperimentong ating gagawin. Dito ko na muna tatapusin ang video ito. At kung bago ka dito sa aking channel, don't forget to like, share, and comment. Hit the bell button para updated ka sa mga lalabas kong video. Mag-views ka na rin para kumpleto ang tune-in mo dito sa Barangay Mag-ibon TV. Hanggang sa muli, see ya!